Guys, welcome to my channel. Today, pupunta tayo sa Decal Republic dito sa Makati para meron tayong maliit na project. Ito yung matagal na naming pinag-iisipan ng anak ko. So, ang gagawin natin, yung headlight, meron tayong kaunting gagawin doon. Ipaparap natin yung portion doon. Tapos, ipaparap din natin yung door handles. So, halika, samahan nyo ako. Dito rin ako nagparap dati nitong Montero ko. Itong Decals Republic, marami siyang mga branches. Pero ang pinakamalapit sa akin itong sa Makati. Yung sa Makati, ang address niya is 2056 Edison Street, San Isidro, Makati City. Okay, nandito na tayo sa Decals Republic Makati branch. Pasok tayo dito sa loob. So maraming mga different colors ng mga stickers dito. Ang ipapakabit natin dito sa ating handles, itong tinatawag na carbon fiber or CF. So, ganyan yung itsura ng sticker na yan. So, ito yung door handle na irarap natin ng carbon fiber. Medyo may gasgas na dun sa bandang baba, kaya I decided na iparap na lang siya. So, yung apat na silver accent dun sa door sidings ang ipaparap natin. Dalawa dun sa harap at dalawa dun sa likod. And then meron din tayong gagawin sa headlight. We will wrap a portion of the headlight and then yung fog lights ipapa-smoke natin. I think mas lalong magiging clean yung look kasi mawawala na yung parang sumisigaw na fog lights saka yung silver doon sa may headlight. So they started the process of wrapping the fog lights to look like a smoke glass. Kasi yung fog light na yan saka signal light parang ang laki. Parang nakaka-distract dun sa look na gusto ko. Gusto ko kasi medyo balinis ang dating. So, nirarap na niya yung fog light para magbukang smoke yung itsura. And that subtle improvement will definitely improve the look of the car. Pwede rin namang palitan niya ng smoke glass, pero this option is a cheaper alternative. At dito naman sa headlight, pinatanggal ko muna yung auto sweep na sticker para palitan natin ng bago. Kasi magrarap tayo ng headlight, baka hindi siya mabasa pag tinamaan ng portion na nakarap. Kaya papalitan na lang natin ng bago. Kasi yung silver na portion na yan, gagawin natin kulay black para continuous na kulay black na gaya nung sa grill. So nilalagyan niya ng masking tape para maging guide para sa pagkakabit ng sticker. Pag naging black na yan, hindi na siya distracting. At saka magiging standout na ngayon yung kanyang LED na headlight. Kasi sa ngayon, parang putol, di ba? Kasi black na yung grill mo, dapat dinire-diretso hanggang dun sa loob ng headlight. Pero hindi yun naman pwedeng lagyan sa loob. So dito na lang natin sa labas kagawa ng paraan. So yan, nirarap na niya ngayon ng kulay black. Tapos ang guide niya ngayon, yung masking tape kanina. Tapos ikakat niya para yung shape ng silver matakpan. So once na makabit na, ganito ang magiging itsura niya. So yan, diretso na ngayon yung black coming from the grill towards the headlight. And then dito sa side ng headlight, meron ding silver na portion. So, kailangan din nating takpan yon para maging kulay black na rin siya. Ito yung silver portion na sinasabi ko. Pero bubuoyin natin to, tatakpan natin yung portion na yan para yung linya lang nung DRL ang parang lalabas. So, same procedure nung pag-wrap, ganun din. Ika-cut natin para mag-shape dun sa portion na kailangan nating takpan. So, ganito ang itsura kapag naikabit na yung wrap na yan. So, mapapansin nyo, parang nag-stand out yung DRL kasi black na yung background. Unlike kanina na kulay silver yan. Tapos, painitan ng kaunti para lumapat ng maganda. O, yan. Okay na.
ganyan ang itsura niyan. So mamaya ilalabas natin para makita nyo yung pagkakaiba ng itsura niya. Ito naman yung side view kapag nakailaw yung DRL. At ganito naman ang itsura niya sa harap. Okay, next, iparap naman natin yung door handles. So ito yung gagamitin natin na carbon na fiber na wrap. So kailangan tanggalin yung sidings para ma-wrap ng maganda. Kasi kung hindi mo tatanggalin, hindi mo siya ma-wrap ng maganda. So yan, tatanggalin natin yung sidings na yan. So may mga tornilyo na kailangan tanggalin. Yan ang itsura ng sidings, no? So para matanggal yung pinaka handle na yun na babalutan natin, may mga screw din doon sa likod. So kailangan na tandaan mo din yung mga screws na yan kung saan kinakabit para pagbabalik, hindi mo malimutan. So ganito ang itsura niya kapag natanggal na yung pinaka-accent na yan doon sa door handles. Yan ang irarap natin ngayon. Yan yung sa front door. Doon sa rear door naman, ito yung medyo straight lang. So mas madali siyang i-wrap. So same procedure, tatanggalin mo rin siya. So pag natanggal na, ganito ang itsura naman doon sa likod. Yan yung pinaka-accent doon sa rear door. Yan ang ating irarap also. So same procedure din doon sa front right door at saka doon sa rear right door, tatanggalin mo rin yung mga accent na yon para ma-wrap natin. So kailangan maingat din yung nagtatanggal at saka meron siyang lalagyan ng screw kasi maraming screw yan sa loob eh. Pag nagkulang, magkakaroon yan ng mga rattling sound. Kaya kailangan bantayan mo. So yan, nirarap na niya yung mga accent doon sa door na tinanggal. So medyo mabusisi din yung procedure at saka medyo matagal. Kaya it took me mga 3 hours para matapos lahat. Although ang gumagawa, mga 5 sila. Sabay-sabay nagtutulungan. Pero kung mag-isa lang ang gagawa, medyo matatagalan ito. Okay, so ganito ang itsura nung pag nakarap na siya ng carbon fiber. So after marap, ikakabit na ulit dun sa door sidings. So ganyan ang magiging itsura niya. So that's for the rear door. Tapos ibabalik mo na uli yung sidings. So yung pagbabalik ng sidings, dapat marunong din ang gumagawa nito. And then tetestingin mo kung gumagana uli sa original condition yung pagbukas at pagsara ng pinto saka yung pag-lock o unlock, baka naapektuhan, no? So kailangan testingin mo din yon. So yan, nakakabit na yung sidings dito sa likod. Ganyan na ngayon ang itsura niya. So yan, nakabit na lahat yung carbon na fiber. So mamaya, titingnan natin sa mas maliwanag na lugar. So ilabas na natin para makita natin ang itsura dito sa mas maliwanag na area. So check natin yung effect ng headlight at saka yung smoke na fog lights. At first glance, makikita mo kaagad yung effect. Para sa akin, maganda yung effect niya. So simula nung nagpa-block ako ng grill, medyo naging aggressive na ang itsura niya. Kaso nga lang, lumilitaw yung silver and chrome doon sa headlight and fog light. So mas naging cohesive ang itsura niya ngayon at mas maangas. Okay, tapos na tayo. Labas na tayo. And then, mag-shoot tayo ng konti sa BGC para makita natin yung effect. So that's how it looks now. Please comment down below dito sa comment section kung nag-agree kayo o hindi. Pero to me, it looks nice really. By the way, since summer na, tinanggal ko muna yung aking mudguard. Yan ang itsura niya pagka walang mudguard. So pag summer, tinatanggal ko yung mudguard para maiba naman yung look niya. And then let's check naman yung interior para makita natin yung effect ng carbon fiber wrap.
Sa iba, siguro hindi nila masyadong trip ito, mas prepare nila yung stock look. In my case, prone to gasgas tong mga silver trimmings na ito, kaya pinarap ko na lang talaga siya. Of course, kanya-kanyang trip yan. Depende na lang kung ano yung personal preference mo. Okay, ganyan ang overall look ng interior once na makabit na yung carbon fiber. At dito naman sa headlight treatment natin, ganyan yung side view. So may continuity na yung color na black, tapos naka-highlight na ngayon yung DRL. Of course, ito lang yung maliliit na tweaks na pag tiningnan mo, maganda yung effect. So kung meticulous ka at you care doon sa look, ito yung pwede mong gawin. Pero ang una talaga na pag-isipan ko is pabuksan yung headlight at saka yung fog light. Pero napag-isipan ko baka magkaroon ng problem in the future, baka magkaroon ng moisture. So okay na rin ang kinalabasan, hindi na rin masama. So I hope I have given you some insights kung ano yung pwede nyong gawin sa inyong unit. You can actually change the look of your unit without spending too much. At kung nagsawa ka naman, pwede mo na rin ibalik dun sa stock na itsura niya. Kasi ano lang naman siya, parang wrapping lang naman siya. So you have the option to go back to the original if you want in the future. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!